gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro, mga pinakamamahal, sa matandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob. Hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ang inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Today is the feast of the chair of Saint Peter. Ang chair ay isang simbolo, simbolo ng kapangyarihan na magturo. Kaya sa mga university, mayroon tayong tinatawag na professorial chair. Yan yung posisyon ng isang professor. May kaugnayan din dito ang cathedral. Nanggaling ang salitang cathedral sa salitang cathedra. Ang cathedra ay ang official na luklukan ng obispo na magturo sa kanyang kawan. Kaya sa cathedral ay nandoon ang luklukan na para lang sa obispo ng diocese na yon. Doon siya nagbibigay ng kanyang mga opisyal na announcements at official na mga teachings. Kaya ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro ay ang pagkilala natin sa teaching office ng Santo Papa. Siya ang itinalaga ni Jesus na gumabay sa pananampalataya ng simbahan sa pamamagitan ng mga aral na ibinibigay niya. Sa ating unang pagbasa, nakikiusap si Pedro sa mga kapwa niyang namumuno sa simbahan na makiisa sa kahirapan ni Kristo upang sila rin ay makiisa sa kabahatian ng Panginoon. Bilang namumuno, alagaan nila ang kawan na hindi napipilitan lang o dahil lang ito ay pagkakakitaan nila. Gawin nila ng mabuti at bukal sa loob ang tungkuling ito at magiging halimbawa sila sa kanilang mga tupa. Pagdating ng pangunahing pastol, the chief shepherd na si Jesus, tatanggap sila ng gantimpala, ng korona ng kalulatian. Yan ang pakiusap ni San Pedro, ang pastol na itinaga ni Jesus sa buong simbahan, sa mga kapwa niyang mga pastol, mga leaders din ng simbahan. Ang leadership sa simbahan ay hindi lang authority o kapangyarihan na ibinigay mula sa itaas. Ang leadership sa simbahan ay isang paglilingkod sa kawan na kanyang pinamumunuan. May iba't ibang paraan ang service o paglilingkod na ito. Isa rito ay ang service of example.
sila dapat ay maging huwaran sa mga tao. Sila yung gagayahin ng mga tao kung paano magmahal sa Diyos at tumulad kay Kristo. Isa pang service ay ang pagtuturo. Sila ang gagabay sa kawan sa wastong landas, ang landas ng katotohanan. Napakahalaga ito ngayon na linilihis na tayo ng maraming mga fake news at mga false teachings. Isa pang paglilingkod ay ang pagtulong sa mga mahihina at mga nangangailangan. Napakaraming kahirapan at napakaraming mga mahihirap ngayon na dapat harapin at hanapin. Susunod ang mga tupa sa leaders nila kung nakikita nila ang pagmamalasakit ng pastol sa kanyang mga kawan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.